Gawin ang maliliit na bagay ng may malaking pagmamahal. Sino nga ba si Santa Teresita ng Lisieux? Alamin natin sa isang katesismo. Tara, let's look, reflect today. Simpleng pamumuhay na puno ng pagmamahal sa Diyos. Pinatunayan ni Santa Teresita ng Lisieux na kilala bilang little flower ng simbahan na hindi kailangan gumawa ng malalaki at dakilang bagay para maging mabuting anak ng Diyos. Sa maiksing buhay niya sa mundo, ginawa niya ang mga payak na pang-araw-araw na gawain ng may tunay na pagmamahal. Ipinanganak siya sa Pransya noong 1873. Ang kanyang mga magulang ay mga mabubuting Katoliko. Ang nanay niya ay nais maging santo at ang kanya namang ama ay nagnais maging isang mohe. Sila ay nanatiling malinis hanggang sa sila ay ikasal at nagkaroon ng 9 na anak. Sa edad na 9, ginusto ni Teresita na maglingkod sa simbahan bilang isang madre. Ngunit may problema. Siya ay bata pa at maliit. Simple lamang at wala pang malaking bagay na mayaambag para sa simbahan. Isa sa mga pinakabatang santo ng simbahan si Santa Teresita. Sa 24 na taon ng kanyang buhay, ginawa niya ang lahat upang maging mabuting anak ng Diyos. Sa loob ng kumbento, napagtanto niya na wala namang isang espesyal o dakilang magagawa para sa Diyos. Ngunit hindi ito naging hadlang. Sa mga ordinaryong gawain sa araw-araw, simpleng pagsasakripisyo at sa mga simpleng bagay magagawa natin para sa iba, ay matutulungan natin ang ating sarili na lumago sa pananampalataya at sa simbahan. Mula sa mga gawaing bahay, sa mga responsibilidad sa pamilya at komunidad, hanggang sa isang saglit na pagngiti sa mga taong nakakasalamuhan natin, kahit na yung mga ayaw natin o kaaway natin, kaya natin gawin na may tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi nagsulat ng anumang librong pangdoktrina si Santa Teresita. Hindi siya nagtungo sa mga malalayo at delikadong misyon at hindi nagtatag ng organisasyon o kongregasyon. Ang tanging ginawa niya lamang ay lagyan ng tunay na pagmamahal ang bawat ordinaryo niyang gawain. Maliliit na bagay na may malaking pagmamahal. Hindi palaging kailangan ng mga dakilang gawain, kundi ng maliit na pagsasakripisyo sa araw-araw. Ang mga ito ay naitala sa kanyang simpleng diary. Sa edad na 24 na taon, noong September 30, 1897, siya ay namatay. At sa maiksi niyang buhay, ay tinuruan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang payak na pamamaraan. Isang maliit na bulaklak ng simbahan na nagdagdag ganda sa ating pananampalataya. Nang malapit na siyang pumanaw, sinabi niya, "Magpapaulan ako ng mga rosas at gusto kong ilaan ang bawat sandali ko sa langit na gumagawa ng kabutihan para sa lupa." Ngayong alam na natin ang pananampalataya, isa buhay natin ito.